Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, magaling ang comm skills. Siguradong panalo na ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024. And then, of course, ang inaabangan natin dyan, yung mga challenge nila, di ba? So, hanggang ngayon, wala pang nilalabas. But kung mapapansin mo, ang mga kandidata ay busy-busy para siguro sa kanilang tourism video. Napansin ko kasi halos lahat sila ay talaga naman lumalabas at pumupunta kung saan-saan. And then, isa din dito sa mga nakikita ko na ayun ang unang-unang gagawin ng mga kandidata. So, mag-abang-abang lang tayo this coming week kasi syempre hindi naman ganito kadali talaga yung competition na to. Isipin mo, syempre may mga kandidata talaga na papasok pa lang dito sa Miss Universe Philippines, di ba? So, lahat yan, lalabas yan, very soon. So, exciting. But feeling ko, ano to, siguro this week meron na yan. Abangan lang natin. At eto pa, syempre, sabing ganon, kapag magaling daw sa comm skills, siguradong panalo na. To be honest, hindi yan ang basihan para masabi natin na ako panalo tong kandidatang to, ang galing ng comm skills. Napatunayan na natin yan maraming beses, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. As in talagang hindi siya ang magiging basihan mo para masabi mo ang kandidata mo ay panalo na sa Miss Universe Philippines. So, huwag natin kakalimutan ang hinahanap na Miss Universe Philippines. Syempre, as long as possible, yung dedikasyon niya talaga sa Pilipinas, nandoon sa pagkatao niya. 100% talaga. Sabi nga, di ba, ni Shamsi, kapag kasi may dedikasyon siya sa Pilipinas, alam niya kung paano niya ilalaban ang bansa natin sa Miss Universe. And then, of course, mabigat din ang iniwan talagang performance ni Michelle di sa Entablado. At hindi mo maiiwasan na ang hahanapin nila dyan ay more than to Michelle D. So, isa yan sa mga tinitingnan ngayon ng organization. Kasi, syempre, nakarating na tayo sa top 10. So, ang goal naman nila siguro makarating sa top 5 and more, di ba? So, nandirito tayo sa Miss Universe Philippines para maghanap ng kandidata na ilalaban natin sa Mexico na mananalo. Hindi yung parang pupunta lang siya doon at makikipag-chismisan lang sa mga kalaban. Walang ganon. So, siya pinaghahanap sila ng matindi. Pero in fairness naman, sa ating mga pambato ngayon dito sa Miss Universe Philippines, talagang mahirap pumili. Dahil lahat naman sila ay magagaling. At doon na sa sinasabi nila na kumamasap siguradong panalo dito yung mga magagaling sa comm skills. Hindi din. Hindi ko yan masisiguro sa inyo kasi ang akin kasi maraming beses na natin napatunayan na ang magagaling sa comm skills kadalasan ay hindi sila nakakapag-uwi ng corona. So, iisa-isahin ba natin kung sino-sino itong mga kandidata na may experience na sa ibang national pageant pero hindi sila nagtagumpay na may uwi ang corona ng kung ano man ang nilalabanan nila dahil sa hindi naman nila napakinabangan yung galing nila sa comm skills. So, isahin na natin dito si Stacy Gabriel ng Kainta na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Yes, kilala natin si Stacy pagdating sa comm skills. Talaga namang panalo. Hindi rin sa gabal kay Stacy yung height na sinasabi ninyo. To be honest, maganda siya, sexy, and then makikita mo sa kanya talaga na pwede. Pwede mo ipadala sa Miss Universe, pwede mo ipadala sa kung saan mang pageant sa binibining Pilipinas. Pero paalala ko lang, si Stacy ay natalo ng ibang kandidata dito sa binibining Pilipinas na hindi namang ganong kabongga ang kanilang comm skills.
isa na sa mga haya halimbawa ko sa inyo si Herdin Budol na parehas niya naging runners-up pero mas naging first runner-up pa si Herdin Budol kesa kay Stacy. Kasi ang tinitingnan kasi dito sa isang pageant, syempre yung presentation ng girl. Yes, magaling ang presentation ni Stacy pero syempre meron pang mga kandidata talaga na hinahanap ng organization na mas napipisil nila, mas nakikitaan nila na potential na pwede talaga sa international pageant. So, yun yun. So, yun ang mga nakikita kong dahilan na kung bakit natatalo ang isang magaling na kandidata sa Com Skills. Actually, yung presentation ni Stacy Gabriel sa Binibining Pilipinas, masasabi kong palaban, magaling yung team ni Stacy. At siguro it's about destiny din ng girl. Siguro hindi naka-destiny sa kanya yung maging isang Binibining Pilipinas Queens. Baka dito sa Miss Universe Philippines, di ba? So abangan natin. So ako, wala akong masasabi pagdating kay Stacy. Sa team niya, magaling ang kanyang makeup artist, magaling ang kanyang styling, magaling ang kanyang comm skills, magaling ang kanyang performance. But kailangan pa rin ni Stacy talaga maghanda. Kung destiny niya to, mananalo siya dito. So, yun yon. So, maniwala kayo sa destiny ng girl. Kasi sabi na ni Gloria Diaz, kahit tumambling ka pa ng tumambling dyan, kung hindi mo destiny to, hindi to mapupunta sa'yo. So, yun. At isa din sa mga nakikita natin, si Victoria Velasquez Vincent. Minsan na rin to lumaban dito sa Miss Universe Philippines. At isa din niya sa mga nakasabayan niya, si Katrina Dimarana, na isa din talaga sa mga magagaling sa comm skills. Kung tutuusin, alam mo, kung class ang beauty ang pag-uusapan, talagang maituturi natin Victoria Velasquez Vincent, napaka-elegante ng beauty na meron siya. Regal talaga. At masasabi ko, oh my God, nasa kanya na ang lahat ng aspeto. Matangkad, sexy, beauty. Pero hindi pa rin siya nanalo sa Miss Universe Philippines. Tinalo sila ni Beatrice Luigi Gomez nung during ng time nila. Bakit? Kasi na kay Beatrice ang hinahanap ng organization para sa isang maging Miss Universe Philippines natin. And then, nakita naman natin, hindi naman tayo napahiya. Yes, sinasabi nila, eh kung si Katrina Dimarana sana ang ipinadala nila, eh di sana panalo tayo dahil yung comm skills. O kaya si Victoria Velasquez Vincent. It's not about guys yung sinasabi ninyo na, eh kasi dapat ganun. Ako kasi para sa akin, nakatakda talaga si Beatrice Luigi Gomez maging isang Miss Universe Philippines, di ba? At yon ang kapalaran na kanyang palad. So, isa din sa mga nakita ko na magaling din to ha, si Christy McCary. Lumaban din siya sa Binibining Pilipinas during time P Awards ba? And then, magaling Inglesera. Sabi nyo nga, classy beauty. At nakikita naman natin nga, sobrang talagang ang lakas talaga maka-high-end. Pero, hindi siya pinili ni Madam Estela. At kahit na sasabihin natin, eto dapat ang kadapat-dapat ipadala sa Miss Universe kasi matangkad, sexy, palaban. But, time ni Pia Wurzbach para sa Miss Universe. At, nanalo si Pia Wurzbach sa Miss Universe. Di ba? So, alam natin na mas magaling ang comm skills ni Chris McCary, Christy McCary kesa kay Pia Wurzbach, but Pia Wurzbach is universe. So, yun. Sa kanya napunta talaga yung corona. So, yun. At wala talaga. Sabihin pa ninyo na, naku, dapat si ganito, dapat si ganyan. Nakita naman ninyo, nag-title si Pia Wurzbach. Eh, kung yung time ni Chris McCary, siya ang ipinadala. Tingin ba ninyo makukuha natin ang corona ng Miss Universe? I think hindi. So, yun. And then, sino pa ba? Sino pa ba yung lumalaban dito sa ano? Ayan, si ano tawag dito? Si Chris Stephanie Hanson. Isa dito sa maituturin natin na veterana, magaling, ang comm skills niya. Pero pagdating sa Miss Intercontinental, na hindi naman kumukuda itong si Juan, di ba si Juan? Si Juan yung nakalaban niya. Ay nako, mas naloka ako dito. Wala siyang dialogue, as in, hindi ko alam kung ano sinabi ng interpreter niya.
pero nanalo, 'di ba? So ibig sabihin, hindi lang sa comm skills talaga tumitingin ang organization. Kahit sino ay pwedeng manalo. Kaya doon sa mga nagsasabi din na ako, sigurado ng panalo 'to kasi ang galing ng comm skills at yung comm skills ay sobrang winner. Makakatulong 'to sa kanila kung makakarating sila sa top 5 ng competition. Pero hindi ibig sabihin na magaling ang comm skills nila ay sigurado. So yes, aari ba siguro sila pag sinuwerte, ayun na yon, 'di ba? Kung iisipin mo, mas magaling ang comm skills ni Michelle D over Celeste Cortez. Pero mas pinalad si Celeste Cortez. Bakit? Kasi siya talaga yung nagningning nung gabi niyon. At wala tayong magagawa. Kahit sabihin pa ninyo na, eh, pagdating naman sa Miss Universe na thank you girl siya. Alam nyo guys, sa totoo lang, pwede naman nang manalo nun si Michelle D. Pero hindi na ibigay kay Michelle D. And then, destiny talaga. So, naniniwala pa rin ako sa destiny ng girls. So, sabing ganon, yung comm skills naman daw ni Atisa manalo ay hindi naman kakabog. So, maliit daw yung chance ang manalo ng Miss Universe. To be honest, hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano nga ba ang magiging kapalaran ni Atisa manalo dito sa Miss Universe Philippines or sa Miss Universe kung siya ang mananalo. But nakikita ko, hindi lang naman comm skills talaga ang pwedeng maging basihan natin para sabihin natin na mananalo na ang isang kandidata. Kahit si Atisa, sabihin nyo pa na hindi na makakabog yung comm skills niya, pero nakakasagot. At yung mga sagot niya ay maaaring hindi pasok sa panlasa ninyo, pero masasabi ko naman na kaya naman niyang ilaban. So hindi imposible. Parang si Pia Watch ba, Catriona Gray is better pagdating sa comm skills, pero nanalo, di ba? Kasi dahil sa performance din naman na ipinakita talaga ni Catriona Gray. And then, ganun din si Pia Watch back dahil nakita natin yung determinasyon ng isang kandidata at nanalo naman si Pia Watch back. So, kung tutuusin, hindi naman ganun kakabog talaga din yung comm skills ni Pia Watch back, pero nanalo. Ngayon na lang nahulma ng todo-todo talaga si Pia kung iisipin mo eh. But tulad niya na sinabi ko, ganun din si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, hindi man ganun kabigat yung kanyang comm skills, pero nakakasagot. At ang importante, masasabi mong complete package kasi katulad na lang ng kanyang comm skills, katulad na lang ng kanyang beauty and then performance. So, ganun dapat ang maghanda ang mga kandidata. Isa lang ang nakikita ko sa laban ng Miss Universe Philippines ngayon. Kung sino ang magpa-perform ng bonggang-bongga with determination talaga na mararamdaman ng organization na yung puso neto ay lumalaban, ayun ang mananalo dito. And then, who's girl's luck, di ba? Yung kung sino ba yung girl na may luck talaga, maaaring si Miss Baguio to. Kasi si Miss Baguio, kung titignan mo din, talagang pwede din talaga. Maaaring si Kayla. Si Kayla to. Nakita din naman natin si Kayla Carter na iba din talaga yung beauty plus may comm skills plus masasabi mo naman na total package din. Maaaring si Miss Australia to. Maaaring si Alexi Brooks to. Dahil si Alexi Brooks, maganda din yung istorya. And then, maaaring siya yung may ano tawag dito, siya yung may destiny na maging Miss Universe Philippines. So hindi natin alam at hindi natin nasisiguro kung sino nga ba. Kaya nga yun yung aabangan natin sa kanilang competition. So sa ngayon nakikita natin na isa si Atisa manalo, ang masasabi mong malakas, masasabi mong pwede, masasabi mo na hindi ka mangangamba kung siya yung ipapadala mo sa international pageant. Ganon din si Alexi sa mga nakikita kong powerful candidates. Ganon din si Miss Baguio. Ganon din si Christy McCary. Ganon din. Siyempre, lahat sila. Lahat sila. Pero guys, huwag niyong maging basihan lang ang comm skills. So, dapat tingnan ninyo yung kanyang lakas, yung kanyang caliber para sa competition. Hindi yun nakafocus lang kayo dahil magaling yung comm skills niya. Maswerte tayo kung mananalo dito sa Miss Universe Philippines ay talaga namang magaling ang comm skills at kayo makipagsabayan.
But sino nga ba ang kumpiyansa sa sarili na kayang humarap sa lahat ng pagsubok na gagawin niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Sino nga ba ang nakikita ninyong kandidata na buo ang loob na at buo ang kanyang kumpiyansa sa laban niya sa Miss Universe Philippines? At yun ang mananalong Miss Universe Philippines. So yun, pag yung kandidata nag-i-introduce pa lang siya ng pangalan niya or nagsasalita pa lang siya ng about her, tapos kinakabahan niya at parang piling mo nanginginig-nginig pa yung boses, huwag kang umasang mananalo yan. Kahit anong ganda yan, maniwala ka sa akin, hindi mananalo ang ganong klaseng kandidata. Kasi ang hinahanap nila, syempre, yung may kumpiyansa sa sarili, buo ang kumpiyansa sa sarili, at higit sa lahat, syempre, dapat may determination talaga. At kung sino yung nagpapakatotoong kandidata, yun ang talagang pipiliin nilang maging Miss Universe Philippines. So, yan! O, diba? So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo, com skills nga ba ang basehan para masabi ninyo na siya ang mananalong Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin, di ba? So yun guys, maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. At huwag nyo na rin kalimutan i-like yung video natin today. So, yon, guys, syempre, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!